Open the Bible, the book of Matthew chapter 17. At sa verse 14 until 21. Basahan ito itong salita at unahan ko sa 14 pagdating sa 21, sabay-sabay nating basahin. Amen ho ba? Amen. This time, Jesus heals a demon-possessed boy. A demon-possessed na bata. Na-possessed ng diablo. Totoo po yan. May mga, hindi, biblical po yan. Yung mga na-possessed ng demonyo. Biblical po yan. It happened already in the Bible. Even in the Old Testament, New Testament, nangyari po yan. Sa modern panahon din, meron din. So, iba nga, ibang boses daw eh. Pero hindi pa ko nakaranas ng ganun. Nakaranas ako pala. High school pa kami, pero hindi man gaano. Yung talagang marinig mo ba na nag-iba ang boses ba? Okay. In verse 14, and when they will come to the multitude, there came to him a certain man, kneeling down to him and saying, verse 15, Lord, have mercy on my son, for he is in humanity, and sore wicked, for all times he fell into fire, and out into the water. And I brought him to thy disciples, and they could not cure them. Jesus answered and said, O faithless and perverse nation, how long shall I be with you? How long shall I suffer you? Bring him hither to me. Verse 18, and Jesus rebuked the devil, and he departed out of him, and the child was cured from that very hour. Then came the disciples to Jesus apart and said, Why could not we cast him out? And Jesus said unto them, Because of your unbelief. For verily I say unto you, if ye have faith as a grain of mustard seed, ye shall say unto this mountain, Remove hence to yonder place, and it shall remove, and nothing shall be impossible unto you. In verse 21 altogether. Howbeit this kind goeth not out but by prayer and fasting. Let us pray. Our Heavenly Father, once again, Lord, we thank you, God, for today. Bringing on, we are in the main preaching, the main service. Yes. Bless us, O Lord, through thy Holy Spirit of promise that dwelleth in us. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon ito. Only use me for thy glory, O Father, and help us to understand thy words through the Holy Spirit, and help us to grow, Panginoon, in you. And we ask forgiveness for all the sins we have committed against you, and bless us, O Father, from all our righteousness. Give us victory today in all these things, we thank you. And we praise your name in the name of Jesus Christ, our Lord and personal Savior. Amen. Amen. Amen.
And verse 17, ang sabi dyan, then Jesus answered and said, O faithless and perverse generation, how long shall I be with you? How long shall I suffer you? Bring him hither to me. Brethren, kuhain natin ang title sa ating preaching today. How long shall I suffer you? Anong suffer dyan? Anong suffer dyan sa Tagalog? Ang suffer dyan, hanggang kailan ko kayo matitiis? Hanggang kailan ko kayo titiisin? Hanggang kailan ba kayo talaga, ang application dyan, mamaya, nasasaktan talaga tayo. Nagdaan yung puso niyo, amen. Nadip-dip din niyo. Oh, pastor, ikinig naman kami. Okay. Mga kapatid, sabi nga, last week, ang topic natin is transfiguration. May isa doong tao na standing before God ay hindi nagkaranas ng kamatayan. And that was Elijah. Tama. That transfiguration happened in a mountain. Though the Bible is not clear what mountain was that, some says that it was Mount Olive, some says Mount Tabor, some says that it was Mount Hermon. Kasi mga matataas nga naman lugar yan. But nevertheless, the Bible is not clearly saying where is the exact location. In a way, the very important there is that sabi doon ay yung ministry ni Prophet Elijah at ni Prophet John the Baptist at ni Jesus Christ at sa atin ngayon. Okay? Ganun man yun eh. Pareho naman ang ministry nila, hindi naman nagkakalayo. Ano bang ministry ng bawat isa? To bring people closer to God. Bakit? Ang tao kasi ay nag-fall. Ang tao kasi ay nagkasala. Ang tao kasi ay nag-failure. Umpisa doon sa Garden of Eden. At ang resulta noon, impyerno ang kalabasan. That is the default of man. Pag walang resulta, relasyon sa Panginoon. Better magkaroon ng isang tao ng pananampalataya kay Hesus Kristo, that is how the faith is being fixed, our relation is being fixed in the Lord. Ang relasyon natin na putol dati at yan ay nainugtong, naibalik na sabi nga lang sa Muslim doon, balik loob lupit na balik loob daw eh. Medyo matatawa kayo, no? Anyway, klaro naman yan, ang doktrina nila, hindi tama. So, mga kapatid, and at this point of time, nung pumunta na sila si Jesus Christ doon sa multitude, sa maraming tao, mayroong isang tao na pumunta doon. Nagmakaawa siya. At siya ay lumuhod. Lumuhod siya sa harapan ng Panginoon at nagmakaawa siya. Sabi niya doon, mga kapatid, sabi niya, Lord, have mercy on my son. The keyword there, mga kapatid, is that yung tatay niya ay mayroon ng pananampalataya kay Hesus Kristo. Kasi ang sabi niya, Lord. Diba? Ang isang susi na magkaroon ka ng tamang pananampalataya kay Hesus Kristo in the book of Romans, ang sabi doon, that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus. Okay? Ipapahayag mo na yung bibig. Ang tao mo ng pananampalataya, mga kapatid, hindi magsabing Lord yan. Baka nga sasabihin niya, Lord of the Rings. Di ba? Pag ang tao may pananampalataya, katulad ni Apostle Paul, when he was called by God, on the road to Damascus, ang sabi ko na nga ganyan, Lord, what will thou have me to do? Diba sabi ni Apostle Paul? When he was confronted by the Lord Jesus Christ, in the midday, mga kapatid, nag-shine out sa kanya ang malaaraw na liwanag at bumulag pa sa kanya. At ang patutuwa agad niya doon kay King Agrippa, at midday, O King,
sa tanghaling tapat. Diba? May debate dyan, brother. Kailan daw naligtas si Apostle Paul? Ang sabi nila, noong ginanunsya ni Ananias. Ah, sabi ko, hindi. Oo, naligtas siya doon noong midday kasi pinatutunayan niya before King Agrippa. Nasabi niya doon sa Acts chapter 26-27, at midday, O King. Tanghaling tapat. Tanghaling tapat man yun. Sabi ni Jesus Christ. Sabi niya, Saul, Saul! Di ba? Sabi niya, why thou hast persecuted me? That's right, man. Sabi ko, Lord! Di ba? Sabi niya. Di ba? Sino po kayo? Ganito, paano naman na persecute? Kasi nga, pinipersecute niya ni Apostle Paul yung mga mananampalataya eh. That's right. Going even unto the city of Damascus at dalhin to Jerusalem, kanagkaran niya, talagang kastiguhin niya ang mga mananampalataya. Ganang ginawa niya. Sinabihan siya ng Panginoon, it is hard for the tok kick against the freak, yung tuso, ano yun eh. Yung ano yan, yung matulis. Matulis na, di ba? Pako. Tadyakan mo na yung pako. Di ba? Kat iwan ko rin, butas yung paa mo. Tapos marami pang titanong. Sabi ko ni Limbuel, may namatay na daw dyan sa ano, kahit nga sa thumbtacks daw, may namamatay na daw dyan eh. Tinapunan lang daw ng kulangot, pak, lumiwas siya. Pag umiwas, tumama doon sa ano, thumbtacks. Butas ang ulo niya. Butas pa ng ulo ng bago. Actually, titano yung nakamatay ng bird. Ganun mga kapatid. Mahirap kumalaban sa Diyos, kala ninyo. Huwag kayong magbiro-biro ng ganyan. Kahapon nga, sabi ko sa amo ko, kala siguro na madali yung sinasabi niyang hindi tayo susweldo, close ng kumpanya. Hindi madali sa akin, mga kapatid. May pamilya ako eh. Sabi ko, biro-biro siya ng ganyan. Baka may pagtuluyan siya na po, lupuhin siya, iwan ko na lang. Hindi, ganon. May mananampalataya eh. Kung sinasakyan ni Satanas yun, di tapos na. Immoral pa naman yung kumpanya ni Pambira. Sabi ko sa amo ko, delikado itong amo ko. Kahit siguro ang poste, damitan mo ng damit babae, Pambira mo, mukhang liligawan niya. Tasi kita. Na, makilala niyo yung amo ko? Na. Para man si Nicolas Cage. Pag nakita mo yung amo ko, hawig na hawig ni Nicolas Cage talaga. Magwapo talaga. Pero nagtataka ako. Kahit siguro yung poste dyan sa daan, lagyan mo ng damit pa. Liligawan niya. Likado yung tawag ito. Kaya pinagpala yung kumpanya niya dahil may mananampalataya sa kumpanya niya. May nanalangin. Ngayon, paano na lang yan? Siyempre, ginamit din ng Diyos yan. Ginamit ng Diyos ang mga pagkain ako, mapakain ang pamilya ko, mapakain ang mga pastor, makape ang mga pastor. Ganon. Ganon man yan. Amen, mga kapatid? Amen. Ngayon, ang sabi ng Diyos nung may dumating doon na, Lord! Sabi na, Lord, have mercy on my son. Maawa ka sa aking anak. Dahil yung aking anak ay lunatic. Ano may lunatic? Lunatic, mga kapatid, pinaliwanag naman dyan. Yung may, hindi ba stable ang utak ba? Bakit? Mayroon kasing demonyo na, na-possess kasi siyang demonyo eh. Ang hirap pala, brad, pagka lunatic, brad. Unstable. Kaya hindi niya yung unstable, mga kapatid, hindi niya ma-discern na yung apoy pala, nakakapasok. Tapos pupunta siya sa malamig na tubig. Yan man ang describe dyan. Pupunta doon sa fire and off into the water. At ang nangyari, dinala ko siya doon sa mga disipulo mo. Dinala ko siya kay Pastor Aris. Dinala ko siya kay Brada, kay Pastor Alan, kay Pastor Limuel, kay Pastor pinangalanan na, kay Pastor Eli. Ganon. Pastor Andy, Pastor Henry, Pastor Chris, Pastor Ryan, Pastor Eric, Pastor lahat. Ganon. Hindi siya mapagaling. Pambihira. Lord, anong gagawin ko? Ikaw lang talaga ang pag-asa ko dito. Amen. Ikaw lang talaga malalapitan ko na ikaw lang makasulpan sa problema ito. Lord, have mercy. Kita nyo ang term? Mercy.
Brethren, when we are talking about mercy, different po yan sa tinatawag na awa. Yung maawa ka ba? Have pity on me. B, iba yan. Ang word na mercy, it is originated from God. Kasi yan ang ginamit niya na maligtas ang mga tao, ang sanlibutan, mga kapatid. By His mercy, we are saved. Amen. 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 Habag ng Diyos, biyaya ng Diyos. Kaya itong church na pala ito ng Diyos sa biyaya niya. Amen. Amen. Ngayon, pag ikaw bigyan ng assignment ng Diyos at hindi mo nagawa, at magsimula ng lumingon si Jesucristo sa iyo, Lord, sorry, gaganon ka talaga. Ang hirap kaya pagka ang amo mo may inutos at hindi mo nagawa, nakalimutan mo, lilingnan ka, bakit tunaw tayo dito ha? Titingin lang, isang tingin naman, nakukuha sa mata na makikita eh. Sabi ng awitin ni Riz Cortez eh. Sa mata makikita ang aking damdamin na talagang alam ko na, adik-adik ka, pula ang mata mo, para kang isda na binasa. Yan, di ba ganyan sa mata makikita? Oo. Kaya si Duterte sa minas, alam ko yan, sa mata pa lang, alam na. Sinabi ko sa pastor, pastor, pag nagluto, teneng isda, steam natin. Ang una mong tingnan yung mata niya. Kasi sa mata makikita yan eh. Sabi ko bakit? Lumuluwak! Pag lumalabas ng mata sa isda, pag luto mo yung steam, luto yung isda. O, kasi hindi siya lalabas. Ang nerve kasi ng isda, mga kapatid, sa kanyang katawan, puritado sa mata. Kaya no wonder na bumula ang mata natin. Akin, pula na eh. Kasi sabi ng doktor doon sa ano, ophthalmologist, sir, yung mata mo yung kaliwa, damage na pala. Hindi na pwedeng ano yan, katarata. Hindi man katarata, sabi niya ito. Doon po to sa Pilipinas actually. Oo, sira na pala talaga. Sabi na dami siya, sir, wala na ano yan. Pag i-ano mo yan, anong gagawin mo yan, lalo lang masira yan. Iyaan mo na lang yan. Oo, sabi ko, ganun ba? Sira na, damage na ito. Sabi ko, ang kanan, Brad, sir, ang kanan ba? Bukan mo yan, hindi ko na makikita ang asawa ko eh. Kung sino ka? Who art thou? Mahirap, no? Who art thou? Are you a Jezebel? Jezebel pa talaga tawag, no? Sasama mo, no? No? The badass. The badass wife of a king. Ahab. Grabe. Jezebel. Hinabol si Elijah. Takot ko si Elijah. Sa takot, Elijah, alam mo ang ginawa ni Elijah? Tumakbo. Doon umabot sa kiling Mount Sinai sa Arabia. Dito hinabot yan. Galing sa Jerusalem, eh. Sama-sama na kang kalayo nun, paano siya tumakbo? Sinabol ni sabi ni Jezebel, bukas pagsikat ng araw, parang si Fernando po lang, hindi ka nasisikatan ng araw, parang ganyan ba? Takbo siya, okay? Labo to, no, no, Arabia, oh. Wala. Saan siya naman? Hindi rin sa Red Sea. Kasi pag Red Sea, dapat mag-parting. Pastor, pinahirapan mo sa Renault. Lagyan mo ng istorya. Anong lagyan mo? Nagbangka yan? Nagbangka. Tapos sabihin ng isang bata, hindi, papa, hindi yan bangka. Dangka. Ang pambihira, mga bubo yun. Dangka eh. Oo. Mga kapatid, ang mga disipulo ni Apostle ni Jesus Christ at saka isang yung kanyang mga apostol, hindi makakast out ng devil. Why? How? Oh? How? Mayroong bata na sabi ng tatay at nanay niya, oh girls, what happened? Sabi naman yung kining British, mayroon daw isang nagtinda doon ng ano doon, nagtinda ng sorbetes ba? $10 daw, $9, blood hell, sabi niya, $9 daw, tapos dalawa lang, para lang nag-chewing gum ang laki. Sabi ko, grabe. Tapos TikTok yan eh. Sabi mo sa ibang klaseng bata, nagreklamo siya eh. Oh. Kapatid, hindi makast out ng mga disciple at apostle ang evil or ang devil, ang demonyo na nandoon sa isang, sa anak ng isang tao, mga kapatid. Sabi niya, sabi nila, sabi ng tao, hindi ma-cure ng inyong mga disipulo. Kapatid, may kapangyarihan yung mga disipulo in the name of Jesus Christ. Alright? Oh. Pero alam mo, nakapagpagaling naman talaga sila. Noong lalo na, noong kinomission na sila as a church. Wala na si Jesus Christ. Binigyan talaga sila ng kapangyarihan. Pero at this point of time,
medyo pwede mo pa siguro maintindihan din ang bakit. Bakit mo pwede maintindihan? Mono one, kasi habang kasama nila ang itong mga to kay Hesukristo, para bang ang pananampalataya nila medyo gigiwang-giwang. Bakit? Kasi kasama pa nila si Hesukristo eh. Pero ang sabi ni Hesukristo, unbelief, because of their unbelief, may pananampalataya na. De, huwag nyo indicate yung pananampalataya nila sa unbelief na word dyan, ha? Kasi sabi ni Jesus Christ dyan sa 17, and Jesus answered unto and said, O faithless and perverse generation, kapatid! Kaya pala hindi sila makapag-cast out ng demonyo because of number one reason, faithless. May faith, pero less. Huwag mo indicate yun doon sa unbelief na wala na silang pananampalataya. Mayroon silang pananampalataya. In fact, hindi sila pipiliin ng Panginoong Hesukristo to be the apostle, ah, kung hindi sila ligtas, liban lang kay Kodas. Kasi sinabi na talaga ni Hesukristo na may isa talaga dito sa inyo na mabintray sa akin, he is the son of perdition. Perdition is going to hell. Okay? Pagkasabihin niyo, ha? Mayroon nagsabi sa akin yan? Kasama ko kung sa Bible study dito sa Saudi Arabia. Kasama ko sa Bible study, ha? Bible study kami, umalhamam. Pambihira, binanggit ba naman niya? Si Judas daw, si Judas Iscariot ba? Ligtas daw! Saan niya nakita? Saan ba na nalaman yung ligtas, yung Judas na yun? Kapatid, hindi ligtas yun si Judas. Kasi alam niyo kung bakit. Sa bukoblok, sinabi ni Kandi Hesukristo, sinabi sa salita ng Panginoon, and Satan entered into the heart. Entered into Judas Iscariot. Pumasok! Alam natin, sa 1 John chapter 4, maliwanag, na walang mapuposis! Walang mapuposis, mga anak ng Diyos! 1 John chapter 4, verse 4. Yan ang bersikulong magsasabi na ang isang mananampalataya, isang anak ng Diyos, hindi po yan maposes ng demonyo in any form. 1 John chapter 4, verse 4. Ano sabi? Ye are of God, little children. Mga anak ng Diyos, sa Diyos kayo, ha? Tama. Bakit? May mananampalataya kayo eh. And have overcome them. Nalagpasan niyo ba ang mundo? Bakit? May isa kasing pinanampalataya na nakalagpas sa mundo. Yeah, si Hesukristo yan. Because of him, nalagpasan niyo mundo. Ganun yan. Because greater is he that is in you! Sinong nasa inyo? Holy Spirit! Than he that is in the world. Sino yung he in the world? Satan yun. Malaki ang nasa inyo. Kaya nga, no wonder you will say many times, again and again, that God is great and God is greater than anything in this world. Di ba? Pwede sabihin yan. Bakit? Ang Diyos ay malaki, dakila sa buhay ninyo. Nasa iyo yan. In the book of Romans, napakaliwanag in chapter 8, maliwanag ang whole chapter doon. How that the Holy Spirit dwell in you. Dwell in you meaning tumira sa inyo at hindi naaalis yan. Mga kapatid, because it is a seal of God unto the day of redemption. Hanggang sa pagbalik ng Panginoon. Amen? Amen. 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 Pagpasok pa lang ng demonyo, papasok na siya sa katauhan mo, pak, oy, may laman. Yan ibig sabihin yan. Abay, may laman para dito. Hindi ka pwede pumasok. Bakit? Sabihin lang ng Diyos, ng Holy Spirit. Diyos yan eh. Oy, anong gawin mo dito? Eh, wala. Ano-ano lang ako? Ikot-ikot lang. Sige. Paruhin mo ginagawa mo, ha? Aw, wala po, wala po. Gano'n lang yan. Ano gagawin mo dyan? Bakit ka pa ikot-ikot dyan? Para kang, ano, Leon ha? Oh, Leon naman talaga ako eh. Oh, gaganon na eh. Leon, manin sa Satanas. Doon sa First Peter. Oh, roaring lion nga yan eh. Mungol pa. Pabira ito, bro. Mungol eh, no? Kaya pagka may Leon na brad na umuungol sa natulog kayo, no? Ikaw at saka asawa mo. At may umuungol. Ganon na iya. Ay, Leon to ay. Ang hirap no, no? Pagkaganon no. Sabi ko nga, kung tulog kami pa ako sa gitna,
anak kong babae, tapos anak asawa ko. Naka-English ko kung kapatid, kasi parang naalipungatan din ako eh. Ang anak, ang asawa, ang anak ko, ubo ng ubo, tapos humihilig din. Tapos sabi ko, what happened to you? Tapos dito sa kabila, umuungol din. Ganun din, tapos, na umuubo din. What happened to both of you? Sabi ko, pambihira. O, nagising lang dalawa eh. Mga kapatid, hindi kayo mapuposes ang diablo ha? That's right, man. Yung bata kanina, hindi mapagaling ng demonyo, hindi mapagaling ng disciples niya, at saka apostles niya, hindi mapaalis, hindi mapalayas. Bakit? Dalawa ang dahilan. Faithless. My faith, pero less. Ang less, kapatid, actually, dapat doon sa ano yun, brad, sa alam mo yung Pansit Canton? Payless. O kaya doon sa may Hyatt Mall. Ha? Brand for less. Oh, faithless and perverse generation. Pag sinabi mong perverse, kapatid, ito ay salita na kung saan ang isang mananampalataya ay ano? Crooked. Crooked. Carnal. Naku, oh, pastor, ganun pala yung perverse. Unacceptable. Ano pa? Ang hirap pala pag perverse, no? Sa mga laman na pag-usap, mahalay. Naku, pero wag niya, kasi diyan, hindi naman mahahalay ang mga, ano yun, ang mga disipulo. Kundi ano sila eh, kulang lang. Maaring karnal, katulad ni Apostle Peter, sabi ko niya, sino ang titira sa iyo, Lord? Roman Empire? Naku. Maitak ako dito na, may simak pa na pagkagalito na, parang pana to eh. Pamana ko to sa isda eh. Tamaan niya mga, iwan ko na lang. Oo. Oh. Pipigilin niya ba? Pagkamatay ni Jesucristo ba? O, oh, kaya sabi ko ni Jesucristo, get thee behind me, Satan. Right. Sabihin ni Jesucristo sa mananampalataya ganyan, ako po, God, the Lord Jesus Christ is trying to make a point. Ang sabi niya, mga kapatid, dito sa kanyang disipulo at apostol, how long shall I be with you? Hanggang kailan ako maging kasama niyo? Forever ba? Walang forever dito sa lupa. Ang forever, mga kapatid, nasa langit. Amen. Kapag sabihin ninyo, basta, ano kapatid? Nahanap ko na ang aking forever. Max naman, ang mahihira ka kapatid. May asawa ka na eh. Ibagi na mahanap kapatid. Ang forever, sinabi mo, ha? Nandun last lang, pastor, sorry. Ang isda, nahuhuli sa bibig. Kapatid, ha? Huwag kang ganyan, ha? Ang bihira, pastor. Joke lang yan, pastor. Mayroong mga manampalataya na ganyan. Magugulat ka lang. Bro, ano? May something, ano? Sila na ba? Sila na ba? Pastor, para mga pareho lalaki yan eh. Bakit ba sila na ba? Si Brother Lee Williams, si Pastor Aris, kumain lang doon. Baga mga brad, magkita tayo ng ibang mga ano, no? Nagkita ko sa Pastor Aris, sabi ko na nga ba eh. Kasama si Pastor Brother Lemuel, oh. Nagsama kumain doon sa ano, sa Chiles. Ay, nako mga kapatid, ginawa niyo pa kami ng istorya, mga Marites talaga kayo. No. Perverse generation, faithless. Walang pananampalataya kay Jesucristo. May pananampalataya, pero kulang. Pastor, paano ba maging dakila ang aming pananampalataya? Oh, kasi sabi ng Panginoon, bring him there. Dalhin mo dito. Oh, nirebuke lang ng Diyos. Nirebuke lang ni Jesucristo. Yung demonyo na sa bata. Oh, ano nangyari? Diba ang Diyos pag mag-rebuke? Lalapit pa lang yan si Jesucristo. Sasabihin na agad ng demonyo, What you will do to us, thou son of David? Nagaganon pa yung mga demonyo. Oh, tapos makiusap pa yan. Hindi mo kaming papa... Sabi, di ba sabi doon sa nakaraan mong pag-aaral natin?
why thou hast tormentor thou shall thou will torment us before our time. Oh, hindi man gagawin ng Diyos 'yan. So, kasi wala pang panahon ng mga demonyo eh. Kasi wala pang end nila eh. So, nakiusap yung mga demonyo doon, di ba? Na pwede ba na alis kami pero papasok kami sa baboy. Doon sa baboy hindi sa papasok. At pumasok nga naman. Pumasok sa baboy. Tumalon ang mga baboy doon sa bangin, doon sa pampang, at namatay doon sa dagat. No, ganun ang gagawin ng demonyo. Paglapit pa lang ng Diyos niyan, takot na yung demonyo. Oh. Takot na yan. So, wala, alis ang demonyo. Pero ito ang nakakagimbal na sinabi ng Panginoon. Balik, brother. Then came the disciples to Jesus apart and said, sabi, nung bumaling na bata, tapos gumilid lang konti at kinausap na, bakit hindi namin palayas yung demonyo? Bakit hindi naman matanggal? Kapatid, because of your unbelief. May belief ka na, pero faithless lang na sinabi noon una. May ang unbelief mo, itsura niya, may pananampalataya, pero less. Yan. Ganyan ang unbelief. Hindi mo pwedeng sabihin, hindi maligtas yun. Unbelief ko sabihin. No, hindi po. Nauna ang faithless doon eh. Yun ang description ng isang tao na kulang ang pananampalataya. Faithless. That is unbelief sa konteksto niyan. Bakit? Kasi sabi ni Hesus Kristo, pinaliwanag niya, ganito ang pananampalataya, how it works. Brethren, ang tamang pananampalataya, how it works, ganito. Pag may isang bagay kang ipanalangin sa Panginoon na mangyari sa buhay mo, ganito ang itsura. Kahit na katulad ng isang mustasa ang iyong pananampalataya, napakaliit na liso, parang si Samisid nga lang yan eh. Okay? Be attentive. Look at me. Sabi diyan, kahit a grain of mustard seed ang iyong pananampalataya, kahit yung bundok kapatid, sabihin mo lumipat ka, malipat yon. Maniwala kayo? Basta, mamaya. Itong amo ko ngayon, ikaw, magiging panakang ka. Yung ginugupit yung paa at saka kamay. Tapos sasabihin mo, talon nga naman. Brad, wala ka dito eh. May isang scientist, Brad, sabi niya sa palaka, talon, tumalon naman siya. Okay, ito ah. Ginupit niya isang pa. Talon, tumalon pa, pero hirap na. Sulat niya. Kung nabawasan ng isang pa, tumalon. Siguro ilonggo yan, Brad. Kasi sabi niya, salita niya eh. Pinutulan yung isa, dalawa na. Talon. Tumalon pa rin. Pero hirap na talaga. Parang tumambling na eh. Tapos, sabi niya, sulat niya. Dalawang paan na ano niya. Talon pa rin siya. Pero hirap na. Talo. Pangatlo. Talon. Tumalon pa rin. Pangapat, Brad. Talon! Hindi na makatalon. Oh, sabi na Lord, therefore I conclude that the frog, kung putulin mo lahat ng paa niya, become deaf. Nabubulag. Nabibingi ka. Sabi na maalala ko sa Pastor Ambo. Grabe itong Pastor Ambo, Brad. Sa Cebu, sa Karakar Cebu. Sabi ko, Pastor, pag nag-preach ka tapos, ano naalala ng mga kapatiran sa'yo, sa mga membro mo? Ang naalala nila, Brad, sa awa ng Diyos, yung joke ko. Hindi nila maalala yung preaching ko. Tawa ko ng tawa. Hindi talaga man. Ay, nako. Dami mga ano ba? Kasi, ang mga membro daw, Pastor, pagka monotonous ka mag-preach, yung mag-preach ka lang na parang wala lang, natutulugan ka. Sabi ko, ganun ba? Tutulugan lang daw, Brad, eh. Oo, ganun pa lang matiknik na. Minsan, haluan mo ng ano, tawa lang mo ng tawa eh. Ito nga, Pastor, talaga yung mga birtirano, Brad. Pagkasama mo yung Pastor ng mga tiguang, yung matiguang, yung matanda ba? Oo, tiguang, masabi sa'yo yan.
O, pag makasama mo yung mga lagas sa Bisaya, yung mga matatandang mga pastor, marami kang mga, talagang, ano talaga, Proverbs, according to Proverbs talaga sabi, the gray hair is the, kung daw, the sign of wisdom. wisdom from the world. Tama mo kayo, no? Well, anyway, mga kapatid, ano po ang, pag may gusto ka sa isang bagay, or may pinapanalangin ka sa Panginoon, at hindi nangyayari, ang pananampalataya is working like this. Katulad ng isang grain of mustard seed, sabihin mo sa isang bagay, lumipat ang mountain, ang bundok, lipat dito sa dagat, mangyayari yun. But it is not literal. Okay, hindi literal yun. Jesus Christ is just trying to make a point that you, tayo mga kapatid, ang ating pananampalataya, hindi lesser. Pero pastor, paano magkaroon ng deep, malalim na pananampalataya na kung mananalangin ka talaga, you are pursuing to have a breakthrough sa panalangin mo na itong gusto mo ay mangyayari sa buhay mo. Kasi sabi nga ng Panginoon, when you pray, claim that it will happen and it will happen unto you. Tama? Ganon. Lord, mawalan ako ng trabaho. Pero I believe na ikaw talaga ang under control sa buhay ko. Bibigyan mo ako ng trabaho. Ako nga yung nangyari sa akin eh. Magtatatlong buwan na kami, walang sweldo. Alam na ng Panginoon yan. Ah, sige lang. Alam ko na yan. Nakikita ko na yan eh. Na ganun ang mangyari sa kumpanya mo eh. Kaya mamarapatin natin bigyan na kita ng iba. Alternatives. Ginawa ng Diyos sa buhay ko, kapatid. Amen. Oo. Sabi ko ng aking boss kagabi, Aris, are you okay? Sabi ko, yeah, bigyan pa ng pira nito ay. Sabi ko talaga, mukhang pira talaga eh, no? Ayaw ko naman mag-assuming ka! Well, anyway, God will provide. Tandaan yan. Jehovah Jireh, God is a great provider. When Abraham offered Isaac, when Abraham is about to kill his son in the offering, because Abraham, by his faith in the book of Hebrews, alam na niya na kahit papatayin ang kanyang anak, patayin niya, mga kapatid, alam ni Abraham na bubuhayin lang din yan pagdating ng panahon. Alam niya na, nakita niya na. That is faith, kapatid. Oh. Tingnan mo doon sa Hebrews chapter 11. Hebrews chapter 11. Hebrews chapter 11 verse 5, by faith si Isaac, hanap, si Abraham, by faith isa baba. By faith Abraham, sige, baba pa Abraham. By faith Abraham. Yan. By faith verse 8, by faith Abraham when he was called to go out into a place which he should after receiving for an inheritance, obeyed. He obeyed unto God, and he went out, not knowing whither he went. By faith, he sojourned in the land of promise, as in the strange country, dwelling in tabernacles with Isaac and Jacob, the heirs with him of the same promise. For he looked for a city which had foundation. Saglit na, brad. Sa Bible ko, kita-kita ko yan. Hebrews, James, okay. Hebrews chapter 11. Ano sabi dyan? 11 verse 17 pala. Verse 17, brad. Tingnan nyo. Yung kakatayin na si Isaac. By faith, Abraham, when he was tried, offered up Isaac. Nung sinubok siya ng Diyos, i-offer mo ang iyong anak. Dinala niya. And he that had received the promise. Sino nakatanggap ng promise na yon na pagpalain niya?
na ang Diyos, ang si Abraham, si Abraham, tama? When he had received the promises, offered up his only begotten son, of whom it was said, hindi binanggit doon na, in whom it was said that in Isaac shall be received, because accounting, dito na, ito ang versikulo magsasabi kung bakit in-offer talaga ni Abraham si Isaac. Hindi binanggit sa Old Testament yan, pero sa New Testament binanggit. Sabi, ano sabi? Accounting, alam na ni Abraham, nasa puso niya, nasa panampalataya niya, alam niya na that God, kahit pa i-offer niya ang kananak, katay niya, patayin niya para sa Diyos, alam niya na na ang Diyos is able or was able to raise him up even from the dead. Alam na ni Abraham, kahit patayin niya ang kanyang anak, bubuhayin lang din ang Diyos yan. Kita niyo? And that was faith. Kaya, walang problema, walang pagdalawang isip, papatayin niya yung anak niya. Alam niya na eh, bubuhayin lang din to ng Diyos eh. O, basta, bubuhayin ng Diyos yan. Hindi ko alam. Basta, bubuhayin ng Diyos to pagdating ng araw. Pero ang Diyos, kapatid, tandaan ninyo, kahit sina doon sa Old Testament, ayaw ng Diyos na ang mga Israelites, i-offer mo. Ang anak mo, i-offer mo sa isang tao. Bakit? Ayaw ng Diyos yan. Idolatry yan. Ayaw niya na ang anak mo, palakarin mo sa apoy. Ayaw yan. Ayaw ng Diyos yan. Yung anak mo, i-offer mo sa God of Molech, God of Astaroth. Ayaw ng Diyos yan. Idolatry yan eh. Hindi ganyan ang Diyos. Hindi ganyan ang Diyos. Ang offering mo sa Diyos is in the form of your service unto the Lord. Iyon ang ihandog mo. Hindi katulad ni Gibbs. Ang bata, sabihin, yung anak mo, i-offer mo na sa akin yan. Tapos lips to lips niya, i-kiss niya. Hindi naman ganyan eh. Ewan ko lang, totoo yan nasa YouTube na yan. Hindi ganyan. Hindi, walang ganyan sa Biblia, kapatid. That is idolatry. Sa mga Mormons, mag-ingat ka. Pag nandoon ka nagsisimba, i-offer mo yung anak mo. That's right. Oo. Ang asawa, i-offer mo sa pastor na buo ang sus. Pastor, nakapagmura ka na God. Ano yan? Hindi ganyan kalakaran sa Biblia. Hindi ganyan ang doktrina ng Diyos. I-offer mo yung anak mo? Walang ganyanan. I-offer mo yung asawa mo doon sa pastor mo? Okay. Kalukuhan yata. Saan versikulo ba yung nakikita? Uy, mayroon pastor. Mayroon yan. Biblical yan. Anong klaseng Bible? Andoon, sa Book of Maccabees. Matay ka. Yari ka ngayon. Ha, apokripa. Aha, apokripa ang libro mo, ha? Kaya para may kalukuhan kang toro, ha? Nandito to sa Book of Bill and the Dragon. Nako, yari ka na. Nakala nyo? Sa siyudipagrapa na ano, sa bibliology na subject, may siyudipagrapa ng mga libro, mayroong Book of Sirach. Di mong Book of Sirach, Book of Baruch, 1 and 2, Book of Maccabees, 1, 2, and 3, Book of Esdras, Book of Enoch. Andun mo makikita yung mga ano mo, mga ibang klaseng mga anghel doon, doon si Raphael. Oo, sabi ko, bira talaga. Only. Ang alam namin na angel, tatlo lang eh. Isa si Lucifer, isa si Michael Angel, at saka si isa si Gabriel. Pangatlo, walang iba. Iba nun, ibang tao na, Cherubim na eh. Cherubim na eh. At saka ano, si Raphim eh. Ano ba? Bakit mayroon pa siyang sinabi ni Raphael? Ambo, pastor, sa San Raphael siguro yun. Oo. Ganon kapatid. Kaya pag hindi mo alam at hindi ka aral sa Biblia, laglag ka talaga. But here, mga kapatid, when a person, a mananampalataya, a believer, has a faithless faith, perverse unbelief, kapatid, mag-ingat ka, kulang ang pananampalataya mo, aral ka, aral. Bakit? Hindi mo talaga mapalayas ang demonyo na nandyan sa taong yan, sabi ni Jesus Christ. Pero magagawa mo yan by prayer and fasting. What does it mean, prayer and fasting? Pastor, kailangan mo ba talaga mag-fasting?
Brad, bakit ka nag-fasting ngayon? Wala na makain, pastor eh. Nag-fasting ka, wala na makain. Ang bihira, oh. Kapatid, sa Biblia, sinabi ko sa inyo, may tatlong ore ng fasting. Alright? Ano yan? Absolute fasting? Ano pa yung isa? Dara. Oh, kutila. Dito na. Okay. Dito, para hindi tayo ligaw. Okay. May uri ng fasting, mga kapatid. Supernational fasting, partial fasting. Ah, ito, tama. Mayroong tinatawag na supernatural fasting. Ang number one is partial fasting. Partial. Bakit? Ginawa ni Daniel yan. Partial ang ginawa niya. Oo. Hindi siya, ang fasting na yan is a kind of fasting na kumakain ka ng pagkain pero hindi mabubuti. Halimbawa, ano kinakain mo, Brad, ng fasting ka? May binigay po sa Panginoon, Pastor. Okay. Ano kinakain mo? Pag-fasting ako for si Daniel, ilang araw yun? 21 days? Lugaw to, Pastor. Lugaw. Lugaw. Masarap. Alam mo ba kung bakit lugaw kinakain ng mga itik? At bakit sabi ni Brother Lee, bakit daw singkit ang mga itik? Dahil sa lugaw. Kasi pag binigyan na ng lugaw, lugaw na naman! Nag-ganyan na mga mata. Si Brother Lee Mel talaga, marami na matutunan, you know? Thank you. Kung hindi maging pastor to eh. Ganun daw. Oo nga naman. Pag sabihin ka natin sa sinchik, you know? Sabihin sa sinchik, marunong, baliksin tong gaulo. Maintindihan ka kagad na order ka na 5 pisong lugaw. Kasi sabi mo, baliksin kong gaulo. Kasi ginawa namin ni William eh. Wala, patata ni Chick Brad. O, di ba? Baliksin kong gaulo. May binigyan nga naman, 5 pisong lugaw. Brad, intindihan yung sinabi. Bali daw 5, 5 piso ba na gaulo, lugaw ba? Binaligtad na may pagpiyan. May Chick na to, negosyante talaga eh. Maintindihan ka eh. Oo. Talaga naman. Partial fasting, mayroong tinatawag na absolute fasting. Absolute fasting katulad ng ginawa ni Esther. 3 days, 3 nights, walang pagkain. Walang pagkain. Inom ka lang. Tubig. O, sige. You abstain from hard food. Pero water. Ang supernatural pangatlo, supernatural fasting ang ginawa ni Moses doon sa Mount Sinai, yung kaharap niya ang Diyos nung binigyan siya ng 10 commandments and the other commandments, that was 40 days and 40 nights without water, without food. Bakit? Ang Diyos ang nag-strengthening sa kanya eh, na binigay ang utos eh. Bumaba siya. Diba? Yung table of stone. Ginawa ni Aaron. Binuto ni doon. Nasira sila doon. Sunog. Okay. Wala na ang table of stone. Ang sabi ng Diyos, bumalik ka. Bumalik siya ulit sa Mount Sinai. Another 40 days and 40 nights! Kasi sabi ng Diyos, nasira yung unang tablet. Gagawa tayo naman. Ikaw na ang gumawa ng table na yun. Yun from the stone. Ikaw na ang maglilok nun. At gagawin natin uli ang 10 commandments at saka ang ibang mga commandments. Okay. At ngayon, fasting na naman siya. Supernatural 40 days and 40 nights. Dalawang beses niyang nagawa, kapatid. At maalala ninyo ang isa pang supernatural fasting doon sa wilderness si Jesus Christ. 40 days and 40 nights. Paano ka-survive? Because they are strengthened the power from God. At ang fasting, kapatid, hindi katulad ng fasting dito na fast eating. Kasi bago mag-alasayas ng umaga, huy, luya, kain na tayo. Kaya kung wala naman magdating ng mga alasayas na city, bawal na eh. Walang tubig. Huy, luya, bar, buylo.
puylong kaya niya. Ala. Kaya nga hindi makapasok yung iba dyan eh. Oh. And fasting is devoted. Your time, you devote your fasting to prayer and to God. Kaya sinabi, prayer and fasting. That is the right fasting. Pero pag sinabi mo, Pastor, fasting ako. Bakit ka nang fasting, Brad? Ramadan, Pastor eh. Sabayan ko yung mga Muslim. Nagpagod-pagod ka lang, magalit ang Diyos sa iyo dyan. Huwag mo gawin yan. Bakit? Hindi tamang fasting yan. Huwag mo gawin yan. Ang fasting, you devote your time unto the Lord. Prayer. Kaya lumalim ang panampalataya mo. Katulad ng grain of mustard seed, ang itsura niyan, yung mountain, pwede mong sabihin, lumipat doon, kahit saan mo gusto. It is not literal, but it is Jesus Christ making a point that how it looks like to have a faith that is able to cast out devil doon sa bata. Iyon. The same way, sa mga prayer mo, gusto mo sa buhay, kaya hindi nangyayari. Bakit? Unang-una, faithless ka naman eh. Bakit, Pastor? Bakit hindi po nangyari yung pinapanalangin ko? Ah, paano? Manalangin ka sa Diyos, paano ka sasagutin ng Diyos? Unang-una, hindi ka naman naglilingkod sa Kanya. Iyon ang itsura ng faithless. Nanalangin ka sa Panginoon, paglilingkod nga sa Kanya, hindi mo magawa eh. Tapos manalangin ka, nabigyan ka ng ganito, ganyan. Perverse generation. Nanawa niyo? Amen. Nanawa niyo anong klaseng panampalataya ang maliit na mustard seed? Pag lumaki yan, grabe ang laking kahoy niyan. Kala niyo, baka inisip niyo, parang puno na ng kamatis yan. Ang mustard tree, napakalaki niyan. Pag lumaki siya, ang punong yan pwede nang maging kagamit-gamit. Una, mga ibon sa kahanginan, nakakasilong. Pwede rin ikaw sumilong. Maraming benepisyo ang kahoy yan. Pero nag-umpisa sa maliit na butil. Ganon ang panampalataya. Pag ang panampalataya mo nag-umpisa sa maliit, at yan ay umabong, lumaki, tumubo, marami pa kinabang dyan. Amen? Maniwala ko ba sa inyo? Amen. It is very clear. Sabi ng Panginoon, how long shall I suffer you? Hanggang kailan ako kasama? Hanggang kailan ko kayo pinisip? Hanggang kailan ko kayo tuturuan ng salita ng Panginoon para kayo lumago? Yan ang application yan. How long shall I suffer you? Mga kapatid, tama to ang structure ginagawa natin. Ang mga elders ito nagpipreach as an exposure. Bakit? Pwede ko sabihin eh, how long shall I suffer you? How long shall I be with you? Hanggang kailan ako dito, mga brother? We are all under contract. Eh kung bumagsak ang kumpanya namin, sino papalit sa akin? Mabuti niya, maraming pastor dito. Amen. Oh. Okay? Maraming pastor na pwede dito i-ordain. Oh. Depende na lang sa mga puso natin. Amen ho ba? Amen. Did we, in the name of God, did we transfer or did we transmit the word of God clearly sa araw na ito? Amen. How long shall I suffer you? Or how long shall you grow? Go, glow, and grow. Pastor, elementary yun. Pihira tayo tumayo at manalangin mo sa patito. Our Heavenly Father, once again, Lord, we thank you, God, for thy words today. Salamat, Panginoon. Purihin niyo yung pangalan ng Diyos. Pagpalain niyo po ang church na ito, ang mga kapatiran na nandito. Salamat sa iyong salita. Ito po'y napakasarap. Sweeter than honey and the honeycomb, Panginoon. Salamat po, Diyos. Pagpalain niyo po, mga kapatiran nandito, ang aming SSL bisita, si Brother Dodon, pagpalain niyo po siya. Ingatan niyo po sa biyahe niya, pagbalik ng Wadmi, pagpalain niyo po siya, O God, and put in his heart
the faith and the desire, O Lord, to diligently seek Thee, O Father. Pagpalain po siya, the family and the work. Kaming mga kapatiran dito, O God, pagpalain niyo rin po, O Diyos, mga kapatiran, ang aming mga blessings nawa ay magagamit para sa kalagatian. And bless also our family, and protect also our families, our work, our job, Panginoon, our health. Pagpalain niyo po kami lahat. Purihin po yung pangalan, O Diyos. And we thank you also for the 21st wedding anniversary ng aming pastor, Pastor Ray at Ma'am Ting. Pagpalain niyo po sila at gabayin niyo po sila in their ministry. Help them and bless them. In all these things, we thank you in the name of Jesus Christ, our Lord and personal Savior. Amen, amen and amen.